Cavite. Okay. Ang tanong, ano ang naging pangalawang bahay ni General Douglas MacArthur? Anong hotel? So, ngayon naman, pinapaalala ko lang, no, announcement. Yung nanalo sa Support Local Challenge ni Director Levy Pacundo to promote and help business community in our city. Ito po mga pangalan. Mitch Santos, Nancy Martin Villanueva, Ferdinand Alvarez, Mercine Del, and Ed Jans Camacho. Sila po ay tatanggap ng t-shirt na Support Local. Okay? Now, patungkol sa negosyo, marami tayong ginawang mga yung ease of doing business, mga economic relief na ginawa natin for so many months para mabawasan ng kaunti yung mga penalties and surcharges, mawala. O tapos, nagbigay pa tayo ng tax credit sa ibang mga negosyante para makatulong lang ang pamalang lungsod ng Maynila sa mga negosyante. O ngayon, karagdagan, yung pagiging efisyente namin na bilang pamahalaan. O yung ating pagbabayad ng buwis. O di ho ba may COVID dito sa City Hall? O may COVID din sa inyo? O para hindi tayo nakakandahawa-hawa, o naisip ng inyong pamahalaang lungsod, gamitin ang teknolohiya. Ulitin ko po, kung kayo magbabayad ng 1 milyar, business tax, o kung birth certificate, o health permit, and so on and so forth. Punta na po kayo, www.gomanila.com or download nyo Go Manila. Go cashless, Go Manila. No? No more lines, no more queues, wala na kayong fixer, hindi na kayo matotolongges, hindi na kayo mahirapan pumarada, hindi na kayo aabsent sa trabaho, magbabayad na nga kayo ng buwis, hirap na hirap pa kayo. O ito po, inisip po ng pamahalaang lungsod. In fact, let me share to you yung mga user experience. No? Ito po, taxpayer po ito, itong mga sumulat na ito. Ito katulad dito, Imelda Ricarte, taxpayer. Sabi niya, very satisfied ako, malaking bagay sa taxpayer ang ginawa ni Mayor. First time ever, saludo ako sa iyo. Ayun, angat ang Maynila dahil kay Mayor. Dahil nakikita niya ang hirap ng mga empleyado niya. Ayan po, Imelda Ricarte, taxpayer. Ayan, ha? Satisfied ako sa online service. Thankful ako sa gumawa ng app na ito dahil naging convenient sa tao. Good job at sa staff na gumawa ng app. Emeline Joy Ledesma Apostol, taxpayer. Ayan po. Ha? Si Portun Palileo ng EDP. Akalain mo, Portun, no? Tingnan mo. O sa mga taga-EDP, tingnan ninyo yung ano, yung nalulugdan, yung kinalulugdan ka ng tao, yung bang, di ba, yung sabi ko sa inyo, mga kasama akong empleyado, tingnan nyo, nalulugdan tao. Di ba? Satisfied ako, hindi ko na kailangan lumabas. Convenient and hindi na magta-travel. At hindi na ako makikipagsalamua sa mga tao dahil sa COVID-19. Orlando Calzado. I am very satisfied with the service. Hindi na ako mag-leave. Hindi na ako mag-travel para magbayad pa ng tax sa City Hall. O, tamo, ito ma-absent pa. Melissa Ergisa Tandok. Taxpayer. Thank you, ha? O, yan. Happy birthday kay Bong Son ng Hataw. Ba't parang nasingit ito? happy birthday, Bong Son, ha? Happy birthday sa'yo. Happy birthday kay Police Colonel Joseph Lau ng Smart Police. PCPL. Ano ba yon? Police Corporal. Yun. Joseph Lau ng Smart. Happy 53rd. Anniversary to Medical Center Manila, United Nations. Sa mga taga MCM, happy anniversary sa inyo. Sila po ang nagpaayos ng Plaza Rueda, mga kababayan. Ayan po. Ha?
Okay. So, ang tanong, ano ang naging pangalawang bahay ni General Douglas MacArthur? Anong hotel? Ayan, ayan yung ating yung donation. Pwede kayo mag-donate dyan. No? Okay. Ang sagot! Manila Hotel. Ayan, tingnan natin. Ang mga sumagot ng tama, nanalo ng t-shirt ng More Than Just a Design, Ethan Yuri Vargas, Michael Paca, Sheila Sarmiento, Size Key, Mendoza, Richmond Lau, Ebet Panopio, Carla Comanumba, Victoria Gakutan, Emma Pojas del Rosario, Aisel Celestino. Congratulations sa inyong lahat. Ha? Okay. Ayan ha. More Than Just a Design. Posam. Okay. Hi, salamat. Hindi pa pala ako tumitira ng tanali. Makapag-dino. Okay, mga kababayan. Tapos na po ang ating capital report. I hope nabigyan namin kayo ng mga impormasyon magagamit ninyo at bilang giya ninyo sa araw-araw natin pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa patuloy ninyong mga suwestiyon at pagre-report sa amin, sa pagtitiwala ninyo sa amin na pangangalagaan namin ang inyong pagkakakilanlan sa mga report na ibinibigay nyo sa akin. Maraming salamat. Ikukubli ko yan. Dahil ang gusto ko po lamang talaga magkaroon ng epesyenteng gobyernong marapat lamang para sa kanyang mamamayan. So maraming salamat sa inyo, pati mga suggestion ninyo. Alam ko, kilala maraming ninyo. Maraming salamat sa patuloy ninyo, mga suwestyo. Nag-echo. O ayun, alam ko nanonood sa inyo yung iba, yung may mga nag-suggest nung araw, ganito, ganyan. I hope nakikita ninyo inyong mga suggestion, no? Basta ko kami, ako po, pinapractice ko po kasi lagi yung sinasabi ni Sun Tzu. Ani Confucius, no? He who has question is a fool for that moment, he who does not is a fool forever. Kaya ako, hindi ako masama na nagtatanong, hindi ko kinasasama. O na kayo nagsasuggest, ako naman nagtatanong. So ulit, mga kababayan, isang linggo na naman nakaraos. Una, magpasalamat tayo sa Diyos. Bagamat mahirap ang buhay at mukhang pahirap ng pahirap ang buhay, awa ng Diyos, malusog tayo. Meron nga nagsabing isang tao, yung ikaw daw mabuhay sa pandemya to, para ka nang yumaman. So ako, mga kababayan, magpasalamat tayo sa Diyos, dala na nakalipas na naman isang linggo, malusog tayo lahat at ligtas tayo at nagkakasama-sama. At the same time, bigyan natin ng tibay ang ating sarili. Katatagan ang ating sarili. At malawak na pangunawa ang ating kaisipan. Upang kaharapin itong kinakaharap nating pandemya. Mapanganib. Walang question. Mapanganib. Delikado. Pero mga kababayan, meron mga pamamaraan para hindi naman tayo ma-infeksyon. Makaiwas o mapababa yung probabilidad na tayo ma-infeksyon. Mag-mask, mag-ugas ng kamay, physical distance. Pero kailangan harapin natin itong lahat. Kaya po ako ngayong gabi muli at muli at muli nananawagan. Help us help you. Kahit ano pong gawin ng pamahalaan, kung ang mamamayan ay hindi makikisa sa mga alituntunin, panawagan, para sa mamamayan ay hindi po tayo magtatagumpay
hindi po mamamayan at gobyerno ang magkaaway. Ang kaaway natin si COVID-19, hindi natin nakikita. Si COVID-19, wala pong utak. Wala siyang brain. Si COVID-19, wala siyang paa. Si COVID-19, wala siyang kamay. Tayo, mas matalino kay COVID-19. Kaya huwag tayo magpapagapi. Siya po ang kalaban natin. Kaya patuloy sana kayong mga tagalungsod na nanonood, patuloy po sana kayo, no? Na makiisa, sumunod ng kusa sa mga alituntunin pinatutunan. Sa mga 18 hanggang 39, ulitin ko, marami sa inyo nagtatrabaho. Gusto ko lang paalam sa inyo na marami rin sa inyo ang na-impeksyon at marami sa inyo nagsusurvive. Pero yung impeksyon na dala nyo sa loob ng bahay. At kadalasan na-impeksyon yung ating mga lolo at lola, nanay, tatay. Na siya namang dahilan na sila may mataas na porsyento na maaari silang masawi. Kaya, pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay. Lagay po natin yan sa ating isipan. Ngayong gabi, bago tayo matulog, ipanalangin natin na nawa ang may mga sakit at kanawa na kamay ng Diyos na sila'y gumaling. Ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay na tanggapin nawa sila sa kaharian ng Panginoon. At bigyan ng katatagan ang mga naulilang pamilya ng mga nasa. Ipanalangin din natin ang mga nahihirapan. Naway, bigyan na sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. At kung hindi kalabisan, ipanalangin din po natin na sana kaawaan tayo ng Diyos na madiskubre na ang vaccine. Sumuli, ito po ang inyong lingkod. Isang linggo na naman tayo nagkasama-sama. Happy weekend. Stay home. Stay safe. Stay with your family. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng buong mundo. Maraming salamat po. Manila, God first. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!